Guys, hello YouTube sa aking mga kababayan. Share lang ako ng isang video sa inyo tungkol sa in-issue na circular ng ating Philippine Embassy tungkol sa lifting of travel restriction for expatriates dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Babasahin ko talaga yung official circular na gusto kong i-share sa inyo para karoon po kayo ng additional information, especially those expatriates na gusto nang lumabas or pumasok dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Basahin ko po yung circular para magkaroon kayo ng additional information. Ito po yung circular na in-issue ng Philippine Embassy dito sa Riyadh. Babasahin ko po sa inyo isa-isa. Meron siyang English and Tagalog version. Pisahan ko ng basahin. Circular na to is galing po to officially sa ating gobyerno dito sa Embassy of the Philippines dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Bawal po ang fake news. So official na official po itong circular to. Ito po ay galing sa Embassy of the Philippines, Riyadh, Saudi Arabia. Ang official website po nila is riyadhpe.dfa.gov.ph. Nandyan po yung mga circular or memorandum na pinopost nila para sa ating lahat nandito sa Saudi Arabia nagtatrabaho. Title nitong circular na to is Lifting of Travel Restrictions for Expatriates Intending to Travel to or from the Kingdom of Saudi Arabia. Scroll down po natin. Ito po yung official circular niya by the Embassy of the Republic of the Philippines, Riyadh. Circular number is PR-106-2020. Lifting of Travel Restrictions for Expatriates Intending to Travel to or from the Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh, 16 September. Ito po ay in-issue noong September 16, 2020. The Philippine Embassy in Riyadh informs the Filipino community that the Saudi Arabian government lifted the restriction for expatriates intending to travel to or from the Kingdom of Saudi Arabia at 6 a.m. on 15 September 2020, subject to the following conditions or requirements. Number one, the passenger must be a holder of valid visa, exit and re-entry, work permit, ikama, resident permit or visit. Number two, the passenger must present a negative polymerase chain reaction or PCR test result conducted by a reliable and approved testing facility and done not more than 48 hours before arriving in the Kingdom of Saudi Arabia. Number three, the passenger shall abide by and be subjected to the COVID-19 prevention and control measures prescribed by the Saudi Ministry of Health. And number four, the lifting does not include travel restrictions or requirements established for reasons other than preventing the spread of COVID-19. The embassy emphasizes that Filipinos intending to travel to Saudi Arabia must also comply with the deployment regulations and travel restrictions being implemented by the Philippine government. And yan po yung English circular na inisyo ng Philippine government dito sa Saudi Arabia. Ito po yung kanyang Tagalog version. Pagpapaintulot sa paglalakbay ng mga dayuhan mula at tungo sa kaharian ng Saudi Arabia. Riyadh, ika-16 ng Setyembre 2020, ipinaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh na pinahintulutan na ng gobyerno ng Saudi Arabia ang paglalakbay ng mga dayuhan mula at tungo sa kaharian simula ika-6 ng umaga kahapon, ika-15 ng Setyembre 2020. Kinakailangan lamang na sumunod ang mga dayuhang manlalakbay sa mga alituntuning ito. Number one, mayroon dapat valid visa, exit and re-entry, work permit, ikama, resident permit, or visit ang manglalakbay. Number two, pagpapakita ng negatibong resulta sa pagsusuring polymerase chain reaction or PCR na isinigawa ng isang subok at aprobadong pasilidad at ng hindi lalampas ng 48 oras bago ang takdang pagdating sa kaharian. Number three, pagsunod at pagsailalim sa mga alituntunin ng Saudi Ministry of Health para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. At number four, hindi saklaw ng pagpapaitulot na ito ang mga alituntunin sa paglalakbay na ipinatutupad para sa mga dahilan na walang kinalaman sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19. Nais bigyan diin ng embahada ng Pilipinong nagnanais maglakbay patungong Saudi Arabia ay kinakailangan ding sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga manggagawa sa ibayong dagat at sa iba pang uri ng paglalakbay.
wakas. So, nandyan, yan po yung circular na in-issue ng Philippine Embassy dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan po yung kanilang official address and kanilang official website. Kung gusto nyo pong mabasa yung circular na to, bisitahin nyo lang po itong official website ng official website nitong Embassy of the Philippines, Riyadh, Saudi Arabia. Ayan po, makikita nyo sa bandang taas. Yung riyadhpe.dfa.gov.ph. Kung gusto nyo pong makita yung circular, pumunta lang po kayo sa newsroom and click nyo lang po yung advisory at lalabas na po yung mga circular na in-issue ng ating embahada ng Philippine Embassy dito. Sana po ay nabigyan ko kayo ng information tungkol sa bagong circular para sa mga kababayan natin na gusto ng travel in and out dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Lalo-lalo na siguro na-stuck sa Pilipinas na gusto ng bumalik magtrabaho dito sa Saudi Arabia. So sana natulungan ko kayo. Kung may mga questions kayo, pwede kayo magtanong. Baka sakaling natulungan ko kayo tungkol dito sa circular. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung bago ka sa YouTube channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, paki-like, share, and hit the notification button for more videos. So, see you sa next video. Baka may mga iba pang circular na in-issue tungkol dito sa lifting of travel restrictions for expatriates. May mga bagong circular, gagawin ko ulit ng video. So, see you sa next video.